Mabuhay! Kumusta kayong lahat? Ngayong araw na ito ay ibabahagi ko sa inyo ang tungkol sa pananaliksik. Bago yan ay manalangin tayo. Panginoon, salamat po sa oras na ito. Salamat po sa biyaya at buhay. Salamat po sa karunungan at kaalaman. Panginoon, sa pagbabahagi ko ng araling ito, dalangin ko ang iyong gabay. Matimo nawa sa nakikinig ang makabuluhang salita na maaaring magamit sa susunod na pag-aaral. Maraming salamat po. Ito ang aking panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ano ba ang ibig sabihin ng pananaliksik? Ang pananaliksik ay isang sistematikong paghahanap ng mga mahalagang impormasyon hinggil sa isang paksa o suliranin. Ang mga uri ng pananaliksik ay empirical, applied, at pure research. O pag sinabi nating empirical research, ito ay malalim na pagsusuri ng mga ebidensya at faktual na datos. Pag sinabi naman nating applied research, gumagamit ng sopistikasyon sapagkat ito'y kalkulasyon o pagtatantsa at estadistika. Pag sinabi naman nating pure research, ito ay ginagawa ng mga taong gustong linawin ang bagay na gumugulo sa kanilang isipan. Tingnan natin ngayon ang mga pananaw ng mga eksperto tungkol sa pananaliksik. Simulan natin kay Good noong 1963. Ito daw ay isang maingat, kritikal at disiplinadong pagtatanong ng impormasyon sa pamamagitan ng iba't ibang paraan na ayon sa kalikasan at kalalagyan ng suliraning tinutukoy tungo sa solusyon nito. Ayon naman kay Aquino 1974, ito ay isang detalyadong kahulugan at isang sistematikong paghahanap at pagsusuri sa mga importanteng impormasyon tungkol sa isang tiyak na paksa o suliranin. Ayon naman kina Manuel at Medel noong 1976, ito ay isang proseso ng pangangalap ng mga impormasyon o datos para masolusyonan ang isang karaniwang problema sa paraang siyentipiko. Tingnan naman natin ang pananaw ni Parel noong 1966. Isa daw itong sistematikong pag-aaral o investigasyon ng isang bagay na ang layunin ay mabigyan ng sagot ang mga katanungan ng isang nagsusuri o nananaliksik. Ayon naman kina E. Tries at W. J. Tries noong 1973, ito ay isang pagsubok para makakuha daw ng mga sagot ng mga walang katiyakan ng mga tanong. Ito rin ay isang pag-iipon ng mga impormasyon o datos sa isang kontroladong kalagayan para mahulaan at makapagpaliwanag. Dito sa dalawang huli, sina Calderon at Gonzales noong 1993, bago lamang, ayon sa kanila, ito naman ay isang sistematiko, siyentipikong pamamaraan ng pag-iipon, pagsusuri, paglilinaw, pag-aayos, pagpapaliwanag, pagbibigay ng kahulugan ng isang datos o impormasyon na nangangailangan ng solusyon sa problema. Ayon naman kay Kerlinger noong 1973, medyo malayong agwat, isang sistematiko daw, kontrolado, panigurado sa obserbasyon at panunuri ng mga panukalang hypothetical ukol daw sa inaakalang relasyon sa mga natural na pangyayari. Ako, base dyan sa pagkakaunawa ko sa mga pananaw ng mga eksperto, kung titingnan pang kabuuan yung paniniwala ni Calderon at Gonzales, pati ni Good, isama na din natin tong kay Kerlinger na ito. Halos pare-pareho naman silang lahat, pero itong tatlong ito ay medyo, kung titingnan mo, ay kompleto na talaga sa lahat. Diba? Sistematiko. Ang pananaliksik ay sistematiko, siyentipiko, paggagather o pag-iipon, pagsusuri, paglilinaw, pag-aayos, pagpapaliwanag. So, pangkalahatan, pumapasok yung tinatawag na pananaliksik. Okay. Dumako naman tayo sa layunin ng pananaliksik. Ang pinaka at pangkalahatang layunin ng isang pananaliksik ay para sa preserbasyon. Ibig sabihin ng preserbasyon ay yung pwede mo siyang magamit sa susunod ng mga henerasyon o susunod ng mga mangangailangan ng pag-aaral na yon.
preserbasyon, pagpapabuti ng kalidad ng pamumuhay ng tao. Diba? Nagkakaroon ng pananaliksik upang mas mapagaan ang mga gawain, mas mapadali ang pamumuhay ng mga tao. Katulad ngayon, sa atin, sa kasalukuyang panahon, napakadali ng gumalaw. Hindi na natin kailangan lumabas ng bahay para maghanap ng mga pang-araw-araw na pangangailangan natin. Isang pindot na lamang sa inyong cellphone, sa inyong laptops, nandiyan na. Okay? Ano pa ang layunin ng pananaliksik? Una, makadiskubre daw ng mga bagong kaalaman. Hinggil sa mga batid na ng mga phenomena. Makadiskubre pa. Pangalawa, makakita ng mga sagot sa mga suliranin. Mga suliraning hindi paganap na nalulutas ng mga umiiral na metodo at impormasyon. Pangatlo, mapagbuti pa ang mga umiiral na teknik. Kumbaga, kung ano na yung nagagamit ngayon, ay pwede pa natin siyang pataasin, papadaliin. Okay? Makadevelop ng mga bagong instrumento o produkto. Pang-apat, makatuklas ng mga hindi pa nakikilala na substances at elements. O diba, marami pa. Panglima, higit na maunawaan ang kaligasan ng mga dati nang kilalang substances at elements para magamit pa. Pang-ani, makalikha ng mga batayan. O, pag sinabi natin mga batayan, basehan, tinitingnan. Mga batayan, pagpapasya sa kalakalan, industriya, edukasyon, pamahalaan at iba pang larangan. Ano ba yung mga batayan na yan? Halimbawa sa edukasyon, ang K-12. Pampito, mapagbigyan o masatisfy ang kuriyosidad ng mananaliksik. Mapalawak o ma-verify ang mga umiiral na kaalaman. Okay? Sa susunod nating pag-uusapan ay mga katangian ng pananaliksik at mananaliksik. Paalam!